Good morning po sa lahat ng mga overseas Pilipino around the globe. Ako na naman po si Ringgong, yung International Fridge Ambassador. At ngayon pong umaga ay may kakapanayamin tayo, isang napakahalagang tao na maaaring magbigay sa atin ng tamang instructions papaano ba kumuha ng sariling bahay pagka i-turnover na sa'yo. At narito po ako sa office ng, tara! Futuro by Pilinvest sa Pilinvest City Vector Building. At ngayong umaga, kasama ko ang ating bisita, ang ating panauhin sang malugod nating palakpakan, si Miss Lea Del Rosario, manager or head ng Turnover Group. Good morning, Miss Lea. Good morning. Magandang araw po sa inyo. Ayan, Miss Lea, alam mo bang buong mundo ang nakikinig sa atin ngayon, from Middle East, Asia at saka po Europa. Siyempre, ang tanong ko po, Miss Lea, is ako po'y bumili ng bahay. Ano ba ang tamang proseso kapag ka po ita-turnover na sa akin ang bahay? Una-una po, ang pag-turnover po ng bahay ay kinakwalify po ng system natin. Meron po kami tinatawag na Turnover Management Module. Mm-mm. So dito po, ang binabasa po ng system natin ay apat. Apat ang binabasa ng system. So una-una po ay yung payment percentage po ng buyer. So dapat po naka 20% na po tayo na ibayad, o kung bank financing po tayo, dapat po ay na-take out na tayo ng bank. Okay. So kung in-house 20% ang nabayad ko, and then kapag ka naman bank pin ay 10% ang nabayad ko, pero na-take out na siya ng banko. Pangalawa po ang binabasa naman po ng system ay yung construction, of course, ng bahay. Okay. So kailangan po ay 100% constructed ang bahay. Kasi kung 50% pa, baka wala na mabintana. Paano ko tutulong doon? Hindi ka makakatira. Hindi naman gawa ang bahay. Tama ka dyan. So ikatlo naman pong binabasa pa rin ay yung occupancy permit. Ano po ibig sabihin ng occupancy permit? Ang occupancy permit po ay nagsisimula po ang pag-a-apply natin dito kapag natapos na po ang bahay. So ito yung nag-trigger. Kapag natapos ang bahay, i-apply natin sa munisipyo. Ng government, kung local government kung saan nakatayo sa division? Okay. Ito ay gagamitin natin. Bakit natin kailangan ng occupancy permit? Bakit nga po? Kasi ito ay ginagamit natin sa pag-a-apply ng kuryente. Ganun ba yun? Wow! Sa requirement. Kung walang occupancy permit, kung walang kuryente, hindi ka rin naman makakatira sa bahay. Kaya this is an important document. Kailangan natin ito. Okay. At ang government, local government ang magpo-provide niya. Correct. Tapos, ang pang-apat po? Kaapat po ay complete, dapat pa kumpleto yung mga requirements, documents natin. Isa yan sa tinitignan yung system. Kumpleto po, meron po tayong, mga income documents, yung mga ganun po. So, mga dokumento ko lang nakakompleto ba yung purchase application form ko, contract to sell ko, passport ng buyer, kung valid pa ba or something. Basta kompleto yung dokumento para at least makwalify ako sa bahay. Wow! So, yun po ang kinakailangan kong tandaan. So, apat po siya. Mga po example, na-comply ko na po siya. Ano po ang mangyayari susunod? So, pag ito po ay na-comply nyo, makasahin po ng system, mapupunta na po siya sa qualified accounts. Wow, qualified na ako. So, dito na po papasok sa grupo namin. Okay. Kasi bago po siya pumasok sa grupo namin, nasa operations department siya. And then, pag na-qualified na po siya, dito na papasok sa grupo namin. At dito, ang unang-una po namin gagawin, pag na-qualify na po, ay i-inspect namin ang bahay. Isa-isa po tinitignan ang bahay. Wow, ganun po talaga nangyayari. Kung may bintana ba siya, kung tama ba ang kagawa, matibay ba, ano bang kinakailangan inspect doon? Hindi naman, tinitignan namin, ang kuryente ba ay faded na ba? May mga kalawang ba? So, ang mga pinto ba nag-work properly? So, isa yan sa mga tinitingnan namin. Wow, magandang news pala yan. Tapos, nung na-inspect nyo na po yung bahay ko, for example, ano po mangyayari? For example, nakita kami ng kailangang konting repair. So, tinitingnan pa rin kung gaano ka minimal yun. Kung yun naman ay konting, kailangan lang lumuwag lang na tornilyo, pwede na namin siyang i-endorse sa ating administrator. O kung hindi naman, ay amin siyang i-endorse sa bids. Para ma-i-award sa contractor. Okay. So, mga contractor po ang talagang gagawa kapag major naman ang kwan yung repair. Ang repair kasi natin ay may tatlong type. Isang minor, medium, saka major. Wow! Minor, medium, major. Extra large, wala? Pag minor, 2 weeks. 2 to 3 weeks. Ang repair time. Kapag medium, 30 days. Kapag major, up to 60 days, depende rin. Normally kasi, hindi naman masyado na yung major, kung paano na lang yun. Okay. Ma'am, confirm ko lang po, mga bahay po, di ba, ng Pilinvest Futura is, mga karamihan ay buhos, tama po, buhos tibay. Mabukod sa mga ilan nila, na ito yung mga high-end natin, kasi syempre, hindi naman tayo pwede mag-mass-produce ng mga mamahaling bahay, so ito ay mga conventional. Okay. Pero sa Futura natin, yung mga affordable housing natin, normally sila ay mga buhos tibay. Wow, buhos tibay. Solid ang future mo. So, ayun na ma'am, na-check nyo na, wala naman palang mga defects. Okay na po pala. Ano po mangyayari sa akin bilang buyer? Na-check nyo na,
okay na po. Ano po mangyari? Tatawag po ba sa akin? Ano po mangyari? Going back dun sa qualification. Pag na-qualify ka, padadalan ka ng service desk ng notice of qualification. Mm-mm. So, dito parang ini-inform yung buyer na na-qualify na siya. Mm-mm. After na ma-repair ang bahay, i-schedule na namin yung buyer. Sasabihin na namin siya through email and then another notice from the service desk na eto na yung schedule of turnover. Ah, so kayo po nagsaset ng schedule? Kami nagsaset ng schedule. Okay. Kung chambol, ma'am, ako'y nasa abroad at tapos hindi man ako makakuwi, ano gawang maaaring gawin ko? Ay gusto ko nang makuha yung bahay ko kung sa schedule na date na iyon. Representative po, marami nga po kami natatanggap na dyan ng mga request na po, po pwede po ay ipagpaliban at hintay na lang po silang dumating. Ang aming po kasing ini-encourage po na kahit kung hindi man kayo makakarating, magpadala po tayo ng representative kasi po yung bahay, bagong repair, kailangan natin na may nag-maintain. So, sir, during the turnover, kailangan nyo pong dalhin ay SPA. SPA? Apo? Parang ito ang official representative ko. SPA, ID, nung SPA, saka ID mo. Oo. Yun lang naman po. May mga projects po tayo na may mga kailangan bayaran, pero mostly din naman po sa dito po sa South and West. Sa Putura, wala naman. So, ibig sabihin po ma'am, nasa abroad ako, sabi ko sa kapatid ko, yung SPA. Yung SPA, kinakailangan ko siyang ipa-red ribbon o ipa-notarize yung SPA. Aho, in another note nga pala yung SPA po natin. It is important po na lagi po tayong magtatago ng copy natin ng SPA. Ah. Kasi minsan po may mga pagkakataon na kapag hiningan mo na SPA, wala silang kopya. Naku, wala kopya nila. So dapat po, meron po tayong lagi na itatago kasi ang SPA po gagamitin natin sa maraming bagay. Katulad po ng pag-a-apply sa banko, sa turnover, pag-a-apply ng kuryente. Okay, napakahalaga talaga pala ng SPA. So dapat po meron tayong laging hawak-hawak, huwag niyo po siyang iwawala. Bibigay sa nangihingi. Ay, ganun ba? Lagi tayo may kopya. At saka siguro dapat i-trusted talaga yung SPA mo kasi bahay lupa naman yan, di ba? Correct po. Oo. Inalaw mo ba pagkala si kaibigan ko ang SPA ko or mas maganda is ka mag-anak or kapatid? Kung SPA po talaga, ay kahit naman po sino kasi nakakanotaryo naman po yun. Pero kung authorization letter, minsan po tinatanggap din naman namin ang authorization letter, pero ito po ay limited lamang sa mga close relative tulad na magulang, kapatid, anak, asawa, kapatid. Wow, ang ganda naman yung confirmation na yan.